So makikita nyo dito guys dito sa pump. So ito kasi yung sa gilid dito hanggang second floor lang, tapos yung elevator kanina may office hanggang fifth floor yun. So ito yung loob niya dito. So yun yung mga ilaw dito guys, oh. Itong mga ilaw na to, mataas na to, hindi pa namin napapalitan yan. Ayan. Kasi masyado siyang delikado sa amin. Gaya ng electrician, pag electrician ka lang, yun lang yung trabaho mo. Electrician ka lang, papalit ka lang ng ilaw. Hi muna dong, hi! Hi ka muna! Shout out! Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hello guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. Ngayon guys, hapon na po dito sa amin. So mayroon po kaming job order ng kasama ko. So pupunta kami ngayon doon sa loob ng eskwelahan. Kasi ngayon dito sa amin ay hapon po dito, Ramadan po. Kaya yung mga estudyante saka teacher, wala po silang pasok ngayon sa paaralan. So may job order po na binigay sa amin. Tara, samahan nyo kami guys kung ano po yung job order. Ipapakita namin sa inyo kung anong ginagawa namin dito sa eskwelahan. Papunta na ako sa sasakyan namin. Ito yung kasama ko na electrician din. Ayan. So siya ang magdadrive ngayon. Ito yung sasakyan namin, ginagamit namin yun sa likod, mga ilaw at saka ladder. So ito mga tools namin. Ayan, mag-kukon kami, mag-job order kami. Pupunta kami ngayon sa kwan, eskwelahan, kasi wala silang pasok ngayon sa araw. Ramadan po dito kasi sa Saudi, kaya nagpa-fasting sila sa araw, kaya sa gabi sila kumakain, kaya yun sa gabi sila may pasok. Pero pag normal na kwan, pag hindi Ramadan, syempre sa araw yung pasok nila. Tapos kami naman, sa gabi naman kami pwedeng magtrabaho doon. Kasi alam mo naman sa Saudi, bawal lang magtrabaho doon pag may babae. Kasi nasa eskwelahan po kami kasi ng babae na maintenance kami. Pwera na lang kung may emergency. Alam ba, pag walang supply yung mga computer nila, may nag-trip na breaker, kailangan minsan may mga exam. So napasok kami doon. Yung ginagawa doon, pinapakuha na lang yung mga babae, pinapatabi, pinapapasok sa mga classroom. Bawal kami makita. So yan lang yung tinatrabaho namin. Ayan. So nagsasakyan lang kami kasi may mga gamit kami sa likod. So umikot lang kami dito. Okay guys, samahan nyo kami doon sa loob guys, ha, para makita nyo kung ano ang tinatrabaho ng mga maintenance electrician dito sa Saudi. Kasi balang araw, pag gusto nyong mag-abroad, mayroon na kayong idea kung ano ang ginagawa namin dito. Tsaka kung may mga interview, magkaroon kayo ng tips sa mga ginagawa dito sa amin. So ito lang yung gate dito. Papasok lang kami dito sa loob. Yan yung, ito yung tinatrabawa namin dito. Yung parang barko siya, mahapahaba kasi ito siya. Malawak to sa loob. Security. Yan. So ito yon yung main entrance dito. Dito na. Yan. So ngayon, papasok kami sa loob kasi nandun yung job order. Anong floor ba? First floor? Second floor. Ayan. Dala kami ng... Dito na. Ayaw ko nang dumala ng tools, baka mawala. So ito yung tinatrabaho namin, mapahaba po yun hanggang doon sa dulo. So ito yung gitna niya. Tapos doon sa dulo meron pa yun. Yun. So papasok na kami guys. Titingnan namin kung ano yung job order na binigay sa amin ngayon. Mahirap ba o madali? So ito yung kwan dito guys. So pinakasentro. Yun! So ito na yung kwan dito guys. Yung pinakasentro dito sa pinagtatrabaho naman yun. So ito yung pinaka main nila dito. Entrance.
So, ayun, pupunta kami ng first floor kasi doon yung job order namin. Ah, second floor. So, pasok muna kami sa elevator, ha. So, hindi mawawalang signal ito kasi hindi hindi naman wifi, video eh. So, ito yung elevator namin dito. Hanggang kuan po to? Hanggang fifth floor po dito yung building namin. So, nandito na kami guys sa second floor. Hanapin muna namin yung anong room yun? 2119. So, 2119 na number ng room naming job orderan. Kasi guys, bago kami dito mag job order, magagawa kami dito sa loob, kailangan mayroong job order paper na aming tatanggapin. Tapos pagkatapos namin, pipirmahan na namin yun. Pag walang job order tapos pinagawa lang sa amin, hindi pwede, hindi kami pwedeng magtrabaho. Hanggat walang job order paper. So ito na yung tatrabawa namin dito, kwarto na to. So ito puro kasi office to. So ang daming office to dito sa second floor. So yun yung number niya, 2119. Hmm? Anong job order niya? Ay, ang layo. Extension na naman to. Meron? So ito yung ginawa guys. Dati nandito kasi yung mesa. So ang ginawa, nilipat dito yung mesa. So ito yung trabaho namin dito ngayon. Pag naglipat sila ng mesa, yung mga wire naman mababago. So ito, connection na kuan niya, internet niya yan, telepon. Tapos yan yung outlet nila dito. MK yung outlet na dito. Pero hindi nga pistol. Oo. Meron pa palang saksakan doon guys. So ito, mga telepon nila. Computer. So, ang gagawin namin yan, isi-set up na namin itong kong dito. So guys, nakita nyo yung mga wire. Ito, wire kasi ito ng telepon. Yan, ang gagawin dyan, ipapasok dyan sa baba yung one, you know, molding. Yun ang molding kasi nila. Ayan, itatago na lang yung wire dyan. Yun ang ginagawa namin dito na pinakamahirap na job order namin. Nandito kasi galing yan. Ayan, no, binaon lang yan yung wire. So itatago pa namin to dito. So ganyan yung kwan dito guys, mga outlet. Pag napansin nyo sa Pilipinas, iba kasi yung outlet natin. So yan yung tinatawag na dito na MK. Yung 3 prong sa atin, 3 prong. May ground siya tapos may switch. Yan. So yun sa gitna, yung dalawa na yan, sa telepon yan, saka sa internet nila. Yan, pinapaunan dito sa kwan. So yung molding na kasi to, rubber kasi to. Kaya ginawa to nila dito para in case na maglipat-lipat sila ng mga mesa. Yan, padiretso yan dun sa one. Mabuti na lang mayroong outlet dito. So nandyan yung extension. No? Yung iba wala eh, walang outlet eh. So ito yung computer na dito guys. So yung computer na yun, wala to? CPU. Wala lang CPU to. Built in na yung CPU nito. Maliit yung CPU. So ito yung extension nila dito. So ito yung extension guys. So ito lang yung trabaho dito ng mga maintenance. Mag-arrange-arrange lang ng wire. Ay, pasok yun sa loob. Ayan. So itong naglilinya nitong telephone wire guys, hindi kami ang naglilinya yan. Mayroong naglilinya yan, yung BMS na tinatawag nila kwan. Building maintenance system. Ang sa amin lang, nilalagay na lang namin yan kasi may wire naman sila eh. Sinasama na lang namin sa extension namin. So yun na yung labas dito guys.
Yan na yung mga bahay sa labas. Yun yung baba. Isa lang yung kuhan dyan, border? Pwede. Wala mo tayo suga. So yung mga ilaw dito guys, yan yung ilaw na yan. Fluorescent lang yan, 18 watts. So ito pangalawa, yan fluorescent. Yan. Fluorescent lang yan dito yung mga ilaw niya. Tapos yung yan na yan, smoke detector na yan. Hindi na sa amin, hindi na sa electrical yan, kundi sa ano na din, BMS na din yan, control. Kasi may kanya-kanya kaming trabaho dito. Pag plumber ka lang. Hindi mo pwedeng pakialaman yung trabaho ng plumber, ng aircon. Kasi pag pinakialaman mo, tapos may mangyari dyan na trabaho, ikaw ang sisisihin. Kaya kahit alam mo, hindi mo pwedeng gawin. Pwera na lang kung emergency talaga. Halimbawa, pag may tubig na kuwan, nasira, yung malakas yung kuwan, alam mo naman pagsarado, isasara mo na. Yan, iniipit lang yung wire sa loob. Kasi itong mesa nila, mayroon siyang lalagyan ng wire sa ilalim. Sa ngayon, wala kasi kaming cable tie, walang budget, kaya wala kaming pang fix. Ito yung ginagawa namin dito kasi yung ina-arrange namin yung wire para organize sa tingnan. Kasi yung mga babae dito, gusto nila yung kwan, maayos yung kwan, walang mga wire na buhol-buhol. Kabuhol-buhol. So ito yung kwan na guys, wireless to ang kwan nila. Keypad tsaka mouse. Tapos yung computer nila, 3. Wala na kwan. CPU, monitor, diretso. Ayos? Gaya nito guys, inaayos ito ng kuwan. BMS ang nag-aayos nito. Dito naman kami, pwede namang ayusin yan. Okay. Ano? Bitay lang? Bitay lang. Oo, bitay mo na lang. Yan. Bitay na lang yan. Wala namang cable tie eh. Kasi nag-request kami yung cable tie, hindi na sila nagbigay. So, yun lang guys, yung trabaho dito, i-arrange mo lang yung wire, organize mo lang na hindi masakit sa mata nila. Kasi wala namang ibang gagawin dito na depende kung mag-additional sila ng mga outlet. Kadalasan may mga outlet na naman sa kuan. Sa loob, extension, gano'n, naglalagay lang kami ng extension. Nag-check lang kami ng mga ilaw pag may mga busted, papalit. Tapos pag wala na kaming job order, antay na lang kami ng tawag. Kasi hindi naman palagi yung trabaho dito pag maintenance, alam mo naman pag maintenance. Magaan na yung trabaho ng maintenance. Okay na. Computer. Paandar rin ang computer. Ayun. Okay na, gumana na. So yung telepono, okay na din. So ngayon, uuwi na kami ngayon guys. Paantay na lang kami ulit kung may mga job order pa. Hindi naman kami pwedeng paggala-gala dito kasi mamaya may pasok na yung mga babae sa gabi. Dito tayo ngayon. Baba ta. So, kwanto dito? Second floor to dito. So, bababa kami dito sa hagdan. So, makikita nyo dito guys dito sa kwanto. So, ito kasi yung sa gili dito. Hanggang second floor lang. Tapos yung elevator kanina, may office hanggang fifth floor yun. So, ito yung loob niya dito. So yun yung mga ilaw dito guys oh. Itong mga ilaw na to, mataas na to, hindi pa namin napapalitan yan. Ayan.
Kasi masyado siyang kwan, delikado sa amin. Wala kasi kaming gamit na pangpalit dyan. Yung pinapalitan lang namin yung mga classroom. Kasi hindi naman masyadong nagagamit ito kasi mayroon naman sa taas open kwan naman siya. May glass naman siya. Nagre-reflect yung kwan. So yung mga ilaw na yun, yun, yung mga pin light yung pinapalitan namin. So dito may mga kasama din kami dito guys, mga janitor, aircon technician, plumber, may carpenter din, painter, mayroong mason, mayroong pest control, audiovisual, BMS control. Saka halos lahat ng skills nandito guys. Kaya kasi yung trabaho namin dito hindi naman kami all around kundi may iba kaming role. May mga special skills kami na kuan. Gaya ng electrician, pag electrician ka lang, yun lang yung trabaho mo, electrician ka lang, papalit ka lang ng ilaw. Pag walang supply yung aircon, i-on mo lang yung breaker ng aircon, i-check mo lang yung breaker. Hindi na ikaw magpapagana ng aircon kasi mayroon namang aircon technician. So ito yung trabaho ng painter, pinipinturahan yan dito. Ito mga classroom to dito sa baba. Classroom, ito mga classroom to. Tapos doon naman sa kabila, mga laboratory. So yun yung kasama ko na isa. Janitor yan yung trabaho niya dito. Hi muna dong, hi! Hi ka muna! Shout out! So... ayun guys, pabalik na kami sa sasakyan namin. So yun yung mga ilaw dito. Yun na may busted na nga isa. Kaso wala pang job order minsan. Naantay lang namin pang may job order yan. Kaya papalitan namin yan. So dito na kami sa gitna. Kabalik na kami. So guys, pakuha na kami guys. Nakuratan ko ah. So guys, pabalik na kami ngayon guys. Nang kasama ko sa kuha namin. Sa aming bilya. Ha? Yan, kasama ko na isa din oh. Buhay dito. Buhay ng Saudi. Pasakay-sakay lang. Yan, yan. Oh, makikita mo dito mamaya. I-upload ko to. Yan, yan. Yung driver ko. To sasakyan din ng kasama ko to. Carpenter. Carpenter. So, tara guys. Pabalik na kami. Sa aming bilya. So, ipapakita ko din sa inyo guys yung bilya namin. Kasama ko. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng bilya namin. Doon lang kami kasi magkukuan ngayon, mag-aantay kasi Ramadan nga kasi ngayon. Pupunta pa lang kami ngayon guys sa quarantine area. Kasi i-check namin ng supply doon ng kuryente. Kasi meron kami kasing kuan dito, quarantine area, yung mga halimbawa nagpapakasyon, nagpapasitib sa COVID, dito dinadala. Kaya i-check namin yung kuan, kuryente, wala kasing supply daw yung earphone. Pero malapit lang sa dito sa aming bilya. So guys, ito po yung quarantine area dito sa amin. Dito po nilalagay yung mga nagpositive sa COVID. Tapos yung galing po ng bakasyon, nilalagay muna siya dito. So ito po yung mga quarantine area, ito. Tapos yung bilya namin, anin doon, yung mataas na yan yung bilya namin. Tapos yun naman yung sa taas, kita nyo yung mga building yan. Yan po yung mga housing, yan po yung mga bahay po diyan ng mga teacher. So magkalapit lang sa tinatrabawaan namin. So itong building po yun, yung tinatrabawaan namin kanina na eskwelahan, nandyan lang sa tapat na yan. So malapit lang, nandito lang kami sa loob ng compound. So tara guys, samahan nyo ako, i-check natin yung quarantine area. Bakit wala po siyang kuan, supply yung aircon niya. So ito po yung quarantine area dito. Sinecheck. O yun, sinik ng kasama ko yung voltage kwan yan, detector. Meron no? Miss down outlet. Ha, outlet lang? Ayan, bay. Yan, ani. Gusto niya palis down outlet, bay.
So papalitan lang, may outlet pa tayo ng one gang. Ay di, kuha na lang dyan sa one eh. MK na kuha. Ayan o, pwede siguran. Kasi ito guys, kuha kasi ito na kuha yung topi na outlet, yung gaya lang sa atin sa Pilipinas, yung style niya. So yung sa aircon kasi natin, yung ginagay na ito kasi kadalasan dito talaga, standard dito, yung may ground siya. Yan kasi makaluma na to kasi. Kasi lumang cabin na kasi ito. Cabin po ito. So, yan po yung aircon dito. So, ito walang supply din kasi yan. Kaya dito lang kukuha ng supply. So, ang gagawin namin, tatanggalin na lang namin tong kuha na to. MK outlet na yan. Tapos ililipat namin sa kabila. So, guys, ito po yung isa sa gamit namin dito, guys. Voltage detector po siya. Pag nadikit mo po to sa wire, halimbawa ganito, wala siyang power. Pag may power, automatic po siya, tutunog po siya, magpupula. Yun, may pula. I-steady po yung pula niya. Yan. Sa kabila naman, neutral, so wala siya. Yan, pag madikit mo lang siya. Parang light tester po siya, kaso yung light tester, hawakan mo po yung isang ground para iilaw. Naka-on na? May power na wala? Ano? Ah, meron. So, tatanggalin niya lang yan, ililipat sa kabila, pagpalit siya. Kasi wala kaming available na materials dito. So, yan guys, ililipat na lang namin doon sa kabila. Dinugtungan na kasi ng kasama namin yan na kuan aircon. Kaso, sinubukan yata dito, walang power, walang kuryente ito eh. Titris pa kasi yung kuwan yan. Yan, dyan sa baba, may power yan kasi sa baba. So, itong cabin po dati guys, mga office po kasi ito dito ng contractor. So, iniwan na lang dito nila yung cabin. So, ang nagkuwan dito, kinuha na lang din ng aming kwan. So ito yung mga office yan dito. So yan yung mga kwan. Makita mo yung mga papel nila o, yung company nila. Yan po yung Saudi Consolidated Engineering Company. So yan po yung contractor dito dati. So yan mga papel guys. So ito po yung mga project. Yan yung pong project dati guys. Yan yung pong eskulahan kanina. Yan yung project nila. Yung picture. So dito po yung nakaposisyon dati yung mga consultant, mga sa mga engineering. So mayroon po siya sariling lababo din dito. Yung ibang cabin po dun mayroon po siyang lutuan. So ito po yung kwan dito, yung breaker. So itong breaker guys, makaluma pa ang breaker na to. Ayun ang mga breaker. Hindi pa nga maganda yung pagka-wiring kasi contractor naman tumiran ito. Kasi cabin to guys, makukuan kasi to, malipat-lipat kasi to. Binubuhat lang to ng yung kwan, parang crane. So yung breaker na, yung lumang breaker pa dati na yung kwan, hindi pa siya MCB type. Sa Picas, okay aircon dito no? Wala yung aircon dito? Ah, wala aircon, kikuha. Ayan, tatanggalin na yung outlet yan. Papalitan nung MK type. Hindi pa na siguro nila. Manata na tayo. So yung mga outlet dito guys, mayroon siyang ground. Kasi 3 pin siya. Yung line 1, yung live, tapos yung line 2 niya neutral, tapos yung line 3 niya, yung isang linya ay kuwan ground. Si kuan dito line to neutral 220 po. Pag line to line 380 na 'yon. Si 3 piece mong supply dito. You stand today. So ngayon guys, susubukan na namin yung kuan aircon, kung gagana yung aircon na kinabit ng kuan.
So ito po yung aircon kasi dito. Wala po kasing aircon, tag-init kasi dito ngayon. So yun, mandar na. Ayun lang, sinaksak lang namin yung kwan dyan. Aircon. Ayun, dinugtungan lang namin yung wire. Kasi kwan lang naman to, quarantine area lang naman to dito guys. So yun po yung outlet kanina, tinanggalan namin, nilipat namin sa kabila. Yan, gumana na, pwede na silang kwan dito guys, mag-quarantine. Kung wala po kasi yung quarantine area dito, ginagawang tambayan to. So ayun guys, tapos na kami sa aming trabaho. So pahinga na muna kami sa aming accommodation. So ipapakita namin sa inyo yung accommodation namin dito. Ano yung itsura ng accommodation namin. So guys, ito po yung accommodation namin dito. So meron siyang pintuan. Yun po, ito pong sa loob namin accommodation dito. Yan. So yun po yung labahan namin, mga washing namin, tsaka dryer. Tapos ito po yung mga kwarto dito. Bali may kwarto po siya na 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bali kwan na kwarto guys, 9 na kwarto. So sa isang kwarto, tawag kwan kami, may 4, may 3. So dito po yung kwan sa kwan namin, mayroon din kusina. So ito po yung CR dito. Yan po yung CR. Tapos ito po yung kusina namin dito guys, papakita ko sa inyo guys. So ito. Ito po yung kusina namin, so nakapatay yung ilaw. Yan. So mayroon po kayo may mga kwan dito, ref. Tapos ito po yung lutuan namin. Ayun, mga cabinet. So nagkalat-kalat na. So ito po yung mga ref po dito, may mga pangalan kung sino. So dito po yung kwan namin guys. Yung recreation namin, ito po yung recreation namin kung magre-relax-relax kami. Glalaro po kami ng billiard, tapos may gym din kami. Ayun, mga sopa. Tapos dito po kami nagbibidyo, okay. So may TV kami guys, ayan. Okay. Okay guys, hanggang dito na lang aking video guys. Sana nakatulong ang video ko sa iyo guys sa pagbibigay ko ng mga tips. Guys, kung nakatulong ang video ko sa iyo guys, pwede naman pahingi po ng subscribe at pakipindot na lang din po yung bell notification para ma-update ka po kung may bago akong mga video guys. Kung may bala ka pong mag-abroad at sakaling makapunta ka po dito, mayroon pong interview sa Pinas. So mayroon po kayong ideya at tips po kung paano po yung pag-interview, kung ano po yung isasagot nyo. Okay guys, maraming salamat po. God bless at ingat po palagi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting